Dadong at Inday, Dungday, ang daming Dungday. Mommy Inday ko rin po ito. Welcome to my world. Welcome to Colleen's world. And for today's vlog, syempre meron tayong makakasama na napakagaling na impersonator, napakagaling na DJ, napaka-talented, nang masasaktan ko to eh. I-welcome po natin, makakasama natin ngayong araw na ito, wala iba kundi si DJ Onsen! Yay! Hi, Colleen, and finally, nagawa na natin to. We've been planning this for a very, very long time, yes. And yet, nagkaroon na nga execution, ang mga bagay. Execution! Parang ano, exhibition! Totoo. Execution, exhibition in this pandemic nation. Ganon! Ayan na nga. Si DJ Onse, syempre, kilala yung DJ sa MOR Philippines. Ayan. Kung saan hanggang ngayon ay napapakinggan natin sa ating MOR Digital. Ayan. O diba? Pero eto muna matanong ko. Kasi diba, ang MOR is under ABS-CBN. Eh, kumusta nung time na yon? Syempre, kapag ka nag-close ang ABS-CBN, damay yung radio nga na MOR. So, kumusta? Kumusta ka? Eto, hindi nakakabayad ng mga bills. Sarot! Ikaw pa ba? Naging siya. Grabe ko din, no? Kung babalikan natin ang January 2020 up to now, grabe yung dagok na binigay sa atin, ano? Ito yung dagok na hindi ka makalunok. Alam mo yon? Kasi, una, naapektuhan ang trabaho ko sa comedy bars. Wala ng bars ngayon. Pangalawa, sinunod pa yung pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, ang pagkawala ng MOR sa radio. So, alam mo yun, medyo masakit tanggapin, pero kailangang lunukin kahit medyo mapait. Laban lang tayo. And financially, I'm struggling now. Mm-hmm. Kaya, alam mo ako din, I'm so thankful kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na makalabas dito sa channel mo because I really need this. Hindi kasi ako pag ganun active. Before the pandemic, hindi ako ganun ka-active sa social media, sa Facebook at saka sa YouTube kasi doon ako nagpo-focus dun sa kung anong work meron ako. But ngayong pandemic, alam natin social media is a very very useful thing and sa dami ng followers mo na posibleng, alam mo, supportahan ako dito sa pangangailangan ko ngayon. Kaya I'm so thankful, Colleen. I think this collaboration will help me dun sa mga nawala sa akin na trabaho. Correct. Thank you, Mami. Oo naman. Sino lang ba magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman, di ba? Pero kasi itong si Onse, ang dami po kasi talaga niyang racket. Noong una ko siyang napanood na nagko-comedy, ay bentang-benta, te. Pini-PR ko pa yan sa dati kong istasyon na ito po, igas natin sa ganitong event kasi magaling talaga yan. So, believe na believe ako at hindi lang siya magaling sa as DJ Onse, ang galing niyang mag-impersonate. Ang dami niyang ini-impersonate pero ang pinakakilala nating lahat, walang iba kundi ang star for all season, Ate Velma, di ba? Junjun! Ay, tulog! Si Junjun. Ibang Junjun pala yung hinahanap mo, Che. Pero diba, yung pagiging Ate Velma mo, yan yung mayat maya ka nag-guest sa ABS, of course, sa GMA. Lagi kitang napapanood sa ano kay Sarap Diva. Oo. Alam mo, malaking factor din sa akin yung impersonation ko kay Congresswoman Vilma Santos Recto. But, alam mo, pati yun nabawasan eh. Diba? Kasi nga, nag-pandemic, nawala tayo ng taping. Kung may mga taping tayo ngayon, Zoom taping. Eto nga, yung pinaplano natin, collab nating dalawa, dapat in person, di ba? Okay. Personal to, oh. Pero ngayon natuloy natin in Zoom because inaalagaan natin yung ano natin, yung ang ganda ng bahay mo.
Nabahay mo ba yan? Kwarto lang sandali. Yan. Teka lang, nagulat ako. Habang nagkukwento ako, sandali, nagulat ako. Habang nagkukwento ako, nasaan ba ito? Nasa hotel ba ito? O ano? Kasi una, naka-split aircon ang taray. Pangalawa, may malaking big chair ang taray. Ang taray talaga. Pangatlo, malaki yung kama ang taray. At ang pinakagusto ko, may puffer ang upuan mo, Mami. Ano kaga, sabi ko sa'yo, nag-vlog ako about room renovation. Ito lang yung maganda sa bahay namin. Itong kwarto lang na ito. During pandemya, nag-room renovation kami. At itong puffer na to, ano talaga to? Damit to. Ginawa ko lang... Oh, correct, damit yan para maging maganda yung upuan ko kasi Chaka Bells. Itong upuan kong gamit, dining table na, ay dining chair namin to. Tapos ito, binili lang namin yan nung ako'y buntis. Parang syempre, gusto ko relax ako. So parang reward for myself. So anyway, ba't ba tayo napunta sa kwarto ko? Eh kasi, alam mo, yung kwarto mo, nag-ano to eh, nagre-reflect dyan kung magkano na ang kinikita mo buwan-buwan. Ay hindi. Kwarto lang ang maganda dito. Punta ka sa sala, ang kalat. Nako, parang dito sa bahay, ganyan na ganyan. Alam mo yung mga studio lang yung magaganda. Mareka! Anyway, balik tayo sa'yo. Nalungkot ka ba? Of course, nalungkot ka. Ano yung parang mga emotions na naramdaman mo nung eto nga, wala ng MOR sa radio? Nalungkot ako in a way na I've been a radio personality for the longest 12 years of my life. Wow. Can you imagine, more than a decade, I started with AM station, DZMM, and okay, after 6 years, nilipat nila ako sa FM station, and ang hirap kasi alam mo yun, alam ko, naiintindihan mo yung nararamdaman ko bago ko to maranasan, nauna ka sa akin, Colleen. Yes, I know. If there's someone that can really feel and relate with all my feelings ngayon, I know you are one among those people. So, mahirap, malungkot, but swerte pa din kasi kahit papaano, nung ipinagpatuloy ang MOR Digital na pumili ng tatlong may iwan, I am blessed, di ba? Yes. Na makasama sa casting ng natitirang tatlong DJs, yes, ng MOR. So, ang kasama mo ngayon sa MOR Digital ay sina? DJ Popoy. Hi. And Chico Martin. Hi, Chico! Ano ka na? Okay. Nakakatuwa. Alam mo, ito yung sasabihin ko sa'yo, DJ Onse. I know and I really understand what you're feeling right now, lalo na mga times na parang ako 10 years din ako in the radio industry and sabi mo ikaw 12 years ka. Pero ako, I really do believe na itong mga nangyayaring ito may dahilan. And sa ngayon, you will not understand. Sa ngayon, parang magtatanong ka, bakit parang nangyayari to? Pero when kapag ka nilift mo yung worries mo kay Lord, magugulat ka na lang ang daming blessing na parating. Magugulat ka na lang na may reason pala behind everything. So yun na lang yung isipin mo. O, diba? You've been a good inspiration to me, Colleen. Kasi when I first knew na wala ka na sa radio, and then sabi ko, paano na siya? Paano yung buhay niya? I know, breadwinner ka. Sinusuportahan mo yung pamilya mo. Ibang pamilya, sinusuportahan mo pa din. But, you know, I am a living witness, Colleen, of your struggles and your success. And, aww, to be honest, pag nalulungkot ako, I always look to other people na pinagdaanan yung ano, yung pinagdadaanan ko ngayon. And when I see people struggling, coming from the bottom, and yes, they made it again, it gives me good inspiration. And you are one among those inspirations, aww, na meron ako kanina. Oh, thank you. Nakita kasi kita kung paano ka bumangon. Kung, alam mo yun, one of the best characters na gusto ko sa isang tao is you're not afraid of telling everybody your situation. Yes. Your real emotions, your real feelings. And then, kasi dun mo nakikita if totoo yung pinapanood mo. Yes. Dun mo nakikita if ginagawa lang ba niya ito because there's camera? Ginagawa lang ba niya ito for earning money? Hindi eh.
isa ka sa mga taong I don't care. Eto ako ngayon, this is me, and gagawin ko ang lahat para makabangon. And coming from the bottom of my heart, totoo, and I believe lahat na makakapanood nito, alam nila yung sinasabi ko. Kasi, ano, yung pagsubaybay sa buhay mo, it's a good adventure. Oh, thank you, Onse. Salamat. And ako naniniwala ako na ikaw, babangon ka rin. Actually, babangon ka eh. You're in the right track ngayon eh. Kasi tama yun eh. Ako, ang lagi kong paniniwala na itong mga nangyayaring ito, be it masakit, hindi siya maganda, naniniwala ako na may purpose si God. Sabi ko nga, Jeremiah 29:11, may plano siya para sa atin. So ikaw, ngayon in pain ka pa. Actually, kahit pinag-uusapan yung sa akin yung sa radio, naiiyak pa rin ako. Pero bumabalik ako doon sa ang galing ni Lord kasi may ginagawa talaga siya para sa iyo. Ang kailangan mo lang is i-uplift mo sa kanya yung worries mo. Always pray and keep the faith and trust him. Trust the process and everything will be okay. Kumbaga, keep the positive mind and magiging okay din ang lahat. So yun din ang gawin mo, Onse. Although ginagawa mo na rin naman, and tama yung ginagawa mo na you're looking at the people na, uy, kinaya niya. Sa'yo, kakayanin mo din, di ba? Walang imposible. And may nasabi ako about positive. Ito na, lately lang, nakita ko yung vlog mo, eto pa message agad ako sa'yo. So, nag-positive ka with COVID. Una sa lahat, ano yung initial na na-feel mo na parang, hala, ba't ako nag-positive? Ano to? Saan ko ito nakuha? Ano yung una mong naramdaman? Ang una kong naramdaman ay sadness. Hindi pa fear eh. Parang yung fear, lumabas na siya sa akin during my quarantine period. But the first thing nung nalaman ko, sadness. Why? Kasi asymptomatic kasi ako, Colleen. Meaning, nalaman ko siya shockingly because wala akong nararamdaman. Ang ano noon, ang ko noon is magte-tape sana ako, may guesting ako sa TV5. Yes. And then kailangan kasi sa live taping ay isuswab ang lahat ng magpe-perform, lahat ng involved dun sa programa. And grabe, sobrang jolly ko pa, sobrang happy ko pa, sobrang energetic ko pa nung nagpunta sa swabbing facilities nila. And then after 2 days, I received na, yun nga, I was positive. So nalungkot ako kasi that was my first taping again because of the pandemic. So nawala, and then siguro nung gabi na nalaman ko, sobrang nalungkot ako. And then kinabukasan, doon na nagsimula yung fear. The fear of baka sinong tatawagan ko. Yung fear sa health ko, wala pa eh. Kasi I'm healthy eh, asymptomatic ako eh. But ang fear ko is, papaano yung mga kapitbahay ko, kabarangay ko? Papaano yung trabaho ko? I mean, anong mangyayari sa akin? And alam mo, it's been weeks na hindi ako nanonood ng balita. I am a news person. I see to it that every time ng pagdating ng alas 6 ng gabi, nakatutok ako sa news. Kumpleto 'yon mula simula hanggang dulo. Before ko malaman na nagpositive ako, medyo nag-neglect ako sa panonood ng balita because my mind was being bombarded with negative things. And umiiwas muna ako doon. And yet biglang dumating tong result ko na I am positive. So, grabe. Sobrang nalungkot ako. Sobrang, kaya ako nagka-fear because yung napapanood ko sa news, kaya ako tumigil kasi may mga taong dinidiscriminate because of this. Health workers, yung mga may sakit, and even people na tumutulong sa mga taong may ganitong klaseng sakit is dinidiscriminate ng community natin. Doon nag-start yung fear. Correct. After sadness. And napanood ko yung vlog mo and you mentioned there na part of your sadness is being apart nga sa anak mo. Kasi parang ilang months ka nang hindi nakaka-uwi sa inyo, tama? Yes. Dahil nawalan ako ng trabaho sa bars, dahil nawalan ako ng trabaho sa TV and yung mga ibang rackets natin nawala, I cannot pay my expenses here in Manila. Yes. So, napwersa ako na
dalhin yung pamilya ko, nanay ko, at anak ko sa probinsya para malesen yung expenses ko dito. Sobrang namimiss ko yung anak ko, sobrang namimiss ko yung nanay ko. And nag-swab ako Monday, nakuha ko yung result ng Wednesday. Supposedly, uuwi ako ng Saturday kasi birthday ng nanay ko ng Sunday. Hindi yun natuloy. Una, nalungkot ako kasi it's been months na hindi ko nakikita ang nanay at saka ang anak ko. Pangalawa, sabi ng mga friends ko, kasi nag-start na ako ma-depress eh. Nag-start na akong magkaroon ng anxiety. Yes. But dinivert nila yung feelings ko in a positive way na you should be thankful. Kasi what if hindi ka na swab test ng Monday? Correct. Hindi mo nalaman ang result ng Wednesday. Umuwi ka na you're positive sa anak mo na 4 years old at sa nanay mo na senior citizen. Dinahawa mo sila. Eh ako pa naman, mami, pag nakikita ko yung anak ko tsaka yung nanay ko, physical ako, mayakap ako. Lalo ako yung anak ko, pag humahalik yan sa akin, dahil 4 years old pa lang yan, nagagawa pa nating halikan sila sa labi. Yes. It gives us, alam mo yun, yung feeling na, okay, malakas tayo kapag nagagawa natin yun sa anak natin. So, doon, parang sabi ng mga kaibigan ko, magpasalamat ka na lang, hindi ka umuwi nung time na yun. Oo, tama naman. And, at least, di ba, naagapan kesa mahawaan natin yung anak natin. And ako, nakaka-relate ako, dahil isa rin ako magulang, I know what you're feeling kapag ka, syempre, yung anak mo, di ba, na-miss mo na, tapos ang tagal-tagal mo nang di nakakasama, masakit talaga yun. So, ano yung ginawa mong medication? Ano yung, nagpa-hospital ka ba, or just stay at home? Yung first time na nalaman ko na positive ako, ang una kong tinawagan is St. Luke's. Kasi dito sa May E. Rodriguez, kasi yan yung hospital kung nasaan ang record ko. Yes. And nung nalaman nila na asymptomatic ako, kasi ako willing naman ako magpa-admit. But the hospitals, they don't admit asymptomatic patients. Okay. So ang sabi niya is kailangan mo lang mag-home quarantine for 14 days and i-boost mo lang yung immune system mo. And the reason kung bakit siguro ako asymptomatic ay I got the viral infection but I'm healthy. Ganun daw yun eh. Uh-oh. You're healthy eh. You got the viral infection but you have a good immune system. Oh. Kaya kahit nagkaroon ka na, hindi mo alam na meron ka because healthy ka. So, ang kailangan ko lang is kahit healthy ka pa, mas i-boost mo pa siya. So, doon sa iniinom ko na vitamins, mas dinagdagan pa natin yun ng iba't iba pang grabe, parang feeling ko ma-overdose na ako kasi alam mo yun, yung sadness, yung fear, yung paranoia. Yes. Alam mo yun, kung pwede mo lang laklakin, kunin lahat ng gamot, lalaklakin mo siya. And mind you, it's expensive. Bahay. It's really expensive. Wala ka nang trabaho, nabawasan yung trabaho mo, nabawasan yung kita mo, hindi ka na makabayad sa renta mo, yung mga monthly bayarin mo pa sa mga bagay-bagay, hindi mo alam kung paano pagkakasyon. And yet, nadagdagan pa ng mga gamot. So, talagang grabe yung dagok sa akin, Colleen. Sobra. Sobra talaga. But you know, I gusto ko i-comment yung ginagawa mo mga Facebook Live ngayon. Di ba nakakatuwa din na ang dami-dami nag-share ng kanilang blessings. And tama yun na instead nga naman na malungkot. Kasi sabi mo nga eh, sa vlog mo parang meron ka na palang nararamdaman pero nagla-live ka pa rin, nag-show ka pa rin. So, ang galing mo doon. Kasi yung iba dyan parang ayoko na magtrabaho, parang gusto ko na lang humiga. Pero ikaw, hindi mo siya hiniga, hindi ka nalugmok. What you did is babangon ako, magtatrabaho ako as if things are normal. Of course, nasa bahay lang, syempre. And yun, nakakatuwa ka doon. So, ano yung mga maibibigay mong tips sa mga, again, sa mga tao para maiwasan yung COVID? And ano naman yung mga tips mo to those na meron ng COVID-19? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong ibibigay kong tips sa mga tao para hindi magkaroon ng COVID-19. Yes, yes. Kasi ako yung napakaselan. As in, ginawa ko lahat ng preventive measures para hindi magkaroon ng sakit. Alam mo, may pagtataray pa nga tayo. Pag nasa labas tayo, madikitan ka lang ng konti sa braso. Titingan mo na kaagad.
medyo may lumapit lang sa iyo nang malapitan, gusto mo nang espreya ng alcohol yung pagbubuka para hindi lo. Okay. Para para hindi lumapit sa iyo. So, may ganun na ako, ha. But no one knows. Yes. Hindi talaga natin malalaman kung saan natin makukuha or magkakaroon ka ba. Kasi there was a time in my life that I'm asking God, buy me all those preventive measures. I'm not saying that yung ibang tao deserve nila na magkaroon sila at hindi ko deserve. I'm not saying that. But of all people, why me? I mean, I've been through a lot of things right now. Plus, iniingatan ko naman ang sarili ko, bakit ako? Hindi ko alam sa delivery ba ito? Saan ba ito? Kasi walang nakakalapit sa akin ko din. So, but then again, kung anong may bibigay kong tips sa para makaiwas, kung ano po ang sinasabi sa atin ng Department of Health, kung paano gawin pa rin po natin yan. Alcohol, sanitation, gloves, mask, shield, gawin po natin yan, itodo po natin yan. And just in case na meron ka na, kung halimbawa nagkaroon ka na like me, I'm so thankful pa din, Pauline, kasi asymptomatic ako. Hindi ko naramdaman yung sadness, hindi ko naramdaman yung struggles ng mga COVID-19 positive na hindi asymptomatic. Kasi alam kong mas mahirap sila kasi weak ang katawan nila. So, blessed pa din ako, asymptomatic ako. But, yes, dun sa mga merong COVID na nanonood ngayon, una, believe in God. God is the most powerful weapon sa lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay. Mm-hmm. Second, follow all the medication. Kahit na ayaw natin yung lasa, kahit na hindi natin regular na ginagawa, gawin natin. Mm-hmm. Because yung health natin ang nakasalalay dito, tandaan po natin, ang buhay natin ay iisa lang. At hindi sa lahat ng pagkakataon nabibigyan ka ng second chance to live. Third, fight anxiety, fight depression, because I know the fact that I am a strong person. I know the fact that I am a fighter. But within my 14 days of having this kind of sickness, I became weak. I am honest. I am honest to all the people and I'm honest to God. I became weak and you will question people. You will question God. You will question everything. But in times na madidepress ka, in times na malulungkot ka, my advice, yes, let it go. Ilabas mo siya. Dahil hindi na naman po pwedeng hindi mo ilalabas kulin kasi maiipon ang maiipon, yes, lalo ka magkakasakit. Kung pwede mo siyang iiyak, iiyak mo siya. Kung pwede mo siyang ikwento sa mga kaibigan mo, ikwento mo siya. But, huwag ka mag-stay doon. Yes. Kailangan after noon, move on agad. Tama. Look to the brighter side of it. Mm-hmm. Basta tandaan natin, there's always a rainbow after the rain. Amen. Alam mo, ako sabi mo nga, di ba, you are questioning, why me? Ako, naniniwala ako, bakit ikaw? Maybe because, ang nakikita ko dyan, you can be an instrument to inspire, to empower the other COVID patient. Kasi minsan, pagka, kapagka, ang balita kasi masyado nang nakaka-burnout, parang wala na tayong magandang naririnig, pero you can be the voice ng mga taong may COVID, ng mga taong naranasan na magkaroon ng COVID. So yun yung maybe kaya nangyari ito. Ano ba yung masasabi mo? Anong message mo to those people who's discriminating itong mga may COVID na instead na kaawaan, para bang kanila pang pinandidirihan? Colleen, thank you so much for telling me that maybe I'm gonna be an instrument to empower people with COVID and those people na nakalagpas sa ganitong klaseng sitwasyon. Because that is the reason kung bakit ako nag-come out. Yes. Kasi not everybody kaya nilang kumarap sa tao kahit na gumaling na sila.
kasi sa takot nila. Yun ang reason kung bakit ako nagsalita. Actually, nung inilabas ko yung video ko na I was positive, hindi ako nag-vlog during my entire COVID experience because alam mo, meron akong ayaw kong kaawaan ako ng tao. May ganun ako eh. Ang gusto ko yung nakikita sa akin ng tao, lagi lang akong masaya, lagi lang akong happy kasi doon ko sila nag-good vibes. So, kung sasabihin ko yon during my COVID experience, ayokong kakausapin nila ako dahil naaawa sila sa akin. Yes. Ayoko yon. But, during my COVID experience, nagbabasa ako ng mga articles, mga YouTube, mga ganyan, nakita ko yung discrimination doon sa mga COVID patient and mga gumaling dito. Meron akong tinatawag na FDR. Fear, discrimination, and responsibility. So, I am taking this opportunity with your vlog na sabihin ito sa kanila. Una, fear. Fight the fear. It's not impossible to have fear within and after COVID. But you have to fight for it. Yes. Because the fear will drag you down. The fear will bring you stress. The fear will give you anxiety. So please, please fight the fear. Second, stop discrimination. This is my message to all people. Please, please stop discriminating people working with COVID patients. Stop discriminating people with COVID. Stop discriminating people who became well after COVID. Third, be responsible. Once may COVID na po, kahit nalaman nyo na meron kayong sakit, meron kayong responsibilidad sa inyong sarili. At higit sa lahat, meron din po kayong responsibilidad sa ibang tao. Kailangan nyo pong protektahan ang sarili nyo at kailangan nyo din pong protektahan ang ibang tao. Protektahan ang sarili nyo na gumaling at protektahan nyo po ang ibang tao para hindi mahawa sa inyo. Kailangan nyo po yung gawin. Another responsibility is yung katulad ng ginawa ko. If meron kayong ganitong klaseng lakas ng loob to come out, to say something, to tell your experience about COVID, do it. Because marami. Alam mo, Colleen, when I opened my fan page sa Facebook na pwede kayong magtanong sa akin, pwede nyo akong kontakin kung nakaka-experience kayo ng COVID or kung nakaka-experience kayo ng discrimination, ang dami kong nakausap. Diba? Nakakaawa yung mga stories nila. I mean, sobrang nakakaawa at sobrang nakakagalit yung mga nangyayari sa kanila, yung ginagawa ng ibang tao sa kanila. So, please, 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 wag po nating gawin ito. So, yun na nga. So, tama yan. Huwag kayong mang-discriminate kasi yun nga yung nakakalungkot eh. Maraming ayaw magsabi na sila ay may COVID dahil sila ay nadi-discriminate. Nakakalungkot lang na para bang instead na understanding ang gawin, dinidiscriminate pa, no? Exactly. Kaya kaya alam mo yun, parang na-inspired ako to... Ang dami nakafollow sa atin sa mga pages natin sa social media. Hindi lahat natin binabasa yan. Hindi lahat natin sinasagot natin yan. Kasi nakakapagod din. Alam mo yan, Colleen. Overflowing. Oo. Pero nung nag-start ako mag-open ng page ko dun sa mga same cases ng sa akin, alam mo, one by one sinasagot ko sila. Kasi naramdaman ko na kailangan nila eh. Yes. Kailangan nila ng informations. Kailangan nila ng support. Diba? So ako naniniwala talaga ako na yan ang reason kung bakit. To be the voice and again to empower doon sa mga taong nakakaranas lalo ng discrimination. So ito nga, saan ka ba nila pwedeng makita? Facebook page, pwede mo na silang i-invite. Naku, ito yung pinaka gusto ko talagang part ng vlog na to. Ito lang, ikakat na yung iba. Naku, wala naman kwenta yung iba mga pinag-usapan natin. Parang ito lang naman talaga yung bottom. Well,
Leo, ah, go! Ayun po, sa mga po, mas, sa mga masugid, ayan, gusto mo yung ginamit yung term, ah, pakalaling, sa mga masugid, na followers po ni Colleen, sana po ay i-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts. Kailangan ko po ang tulong ninyo, kailangan ko po kayo, ayan, ang aking pong fanpage sa Facebook, i-type nyo lamang po, DJ Onse. Sa Instagram ko naman po and Twitter, at DJ Onse Tolentino. At sa aking YouTube channel, yan, sana po ay mag-subscribe din po kayo sa akin. Ang i-type nyo lamang po ay Gay Daddy Space Channel. Ayan! At syempre, ma-inspire na imagine mo gay daddy ka. Alam mo, gusto ko sana tanongin na paano ka naging gay daddy? Paano nagkaroon? Nako! Gumawa tayo ng next collaboration. Ikukwento ko sa'yo kung paano ako nakabuntis. Ganon! Wow! O gusto mo ba? I-vlog mo na yon para yun ang susundan nila sa channel mo. Diba? Kasi ay, curious kami. Diba yun ang naalala mo, chinat kita? Sinong mother? Paano nabuo? Paano nangyari? Paano ka nagkaroon ng poging-poging anak? O diba? So, basang alam ko lang, Colleen, pinasok, pumutok, nabuo. Ganon. Basang alam ko lang din, walang imposible. O, diba? So, kung kayo po ay nakaka-relate sa pagiging gay daddy, kahit ikaw ay gay, ikaw ay may anak, perfect channel po na sundan nyo yung account po ni Onse. Ayan, Gay Daddy. Gusto ko sana usisiin, pero parang gusto mo ba ako pa mag-interview sa'yo? Ay, kikwento mo na lang sa nila. Ang gusto ko nga, Colleen, i-demonstrate natin sa kanila. Teka, magpapaalam lang ako kay Dodong. Wait para lang. Ako na makikipag-usap kay Dodong kasi kami muna ni Dodong bago ikaw. Ikaw, parang gusto mong magkalahi sa akin, ha? Ikaw, ha? Hoy, ang ganda ng lahi mo. Maputi, makinis. Oh, at maganda. Ayan tayo, eh. Anyway, maraming salamat, Onse, for sharing your experience with COVID. And maraming salamat. Basta ako, tuloy mo lang ang buhay. I know you're doing that right now. And naniniwala ako na there's a reason bakit nagkaroon ka ng COVID to inspire other COVID patients. And stay strong. Totoo yung sinabi mo na anxiety is real. Kahit ako, dumaan ako sa anxiety. Pero ang message natin sa mga nanonood ngayon, kung ikaw ay nakaka-feel ng anxiety, manood ka sa mga vlogs namin ni Gay Daddy. So, diba? Mag-subscribe ka sa YouTube channel niya. Mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. And humanap ka lang nakausap. Eventually, mau-over ka mo yan. Pero hindi ka tabibitawa na hindi ako nakakapag-quickie sa'yo. Wow! Let's do... Hilaban natin yung quickie na yan. Yes! Let's do quickie! So, meron akong quickie questions. Quickie answer lang din naman ang kailangan ko. Purple or pink? Pink. Short or skirt? Shorts. Morning or night? Night. Sleeveless or t-shirt? Sleeveless. Mango or banana? Banana. Lakatan or latundan? Lakatan. Short or long? Long. Talagang haba nun, ah. Bashers or plastic na kaibigan? Bashers. Bakit? May bakit? Bakit, oo. Kasi ang bashers, pwede kang matuto sa kanila. Baka may nagawa kang mali and then i-correct mo. Ang plastic na kaibigan, ang matutunan mo lang sa kanila is lumayo sa kanila dahil hindi sila totoong tao. Tama! Lumayo sa toxic, sa mga negative. Ayan, true. Boyfriends or girlfriend? Pareho kong gusto, eh. Ay, totoo ba? Bisexual ako, di ba? Ah, so pwede. Okay. Ano ka ba, may anak nga? Kuya. sabi ko na nga ba, may pagnanasa ka sa akin. Oh! Oo. Dati kong ano, lagi kong tinititigan yung picture mo na nag-post ka na naka-swimsuit. Tapos, pinirin ko yon, tapos bago ako matulog, nilagay ko sa kisa ng kwarto ko. Akala ko pinakulang ko. Hindi, sabi ko, parang gusto ko rin maging ganito yung katawan ko. Kakaloka ka. Natakot ako dun sa pag-print. Baka mamaya ipakula mo, tutusukin ko to dito sa banda. Sa may bandang gitna.
Anak or asawa? Pwedeng both. Pwede. Like, so, pwede pa? Gusto mong mag-asawa? You're not closing your door? I mean, I'm not closing my door, but having asawa, it doesn't mean naman naka-asawa dapat babae. It doesn't mean yes, yes. Asawa lalaki. So, I'm looking for a partner. I've been single for 3 years. Hello po sa mga single dyan. Charas! 3 years lang ba? Ba't parang may nakikita ko mga post mo nung last time? Landi-landian lang yun. Pero gusto ko pag-usapan niya next time. Lights on or lights off? Lights on. Pinoy or foreigner? Sa pagmamahal Pinoy, sa size foreigner. That's our July! Okay, dyan na po nagtatapos ang ating YouTube live! Live? Hindi mo ito live. Dyan na po nagtatapos ang ating chikahan with DJ Onse. Maraming salamat, DJ Onse! Thank you, Colleen. Thank you so much. It's a wonderful experience dito sa vlog. Yay! Hey, maraming salamat! Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ni DJ Onse. Kung hindi, hindi niyo makikita ang love light ninyo, yung forever ninyo. Nanakot. Maraming salamat again, DJ Onse. Bye-bye! May programa pa yan, pero pinagbigyan niya tayo. Thank you! Bye-bye! Bye! Bye-bye!